Handa na ba kayong pakinggan ang bago nating kwento? Kung handa na, halina't samahan niyo ako. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay na ipinadala ng ating sender. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalan Jimuel. 17 anyos ako na mangyari ang kwentong ito sa probinsya namin. Pangatlo sa amin na magkakapatid. Nakatira ako sa isang probinsya dito sa Samar. Ng mga panahong ito ay nag-aaral pa ako sa high school. Marami rin kami magkakapatid na pinaaral ni Mama noon. Katatapos nang din mag-aral ng kolehiyo ang aking nakakatandang kapatid. Graduate ito sa kursong agrikultura. Naghanap agad ito ng trabaho at maswerte rin dahil natanggap siya agad sa DENR. Ang isa ko namang kuya ay hindi na ito nagpatuloy pa sa pag-aaral sa kolehiyo. Nag-apply na lang ito bilang isang waiter sa sikat na restaurant sa bayan. Kaya sila kuya ang tumutulong kala mama sa gastusin namin sa paaralan. Ang trabaho ng papa ko ay isang canvasser ng baka at kalabaw. Samantalang ang trabaho naman ni mama ay pananahi. May maliit kaming tindahan ng mga damit at si mama mismo ang nagtahi nun. Kapag ka walang klase ay ako ang nagbabantay sa tindahan. Medyo malapit lang din ang aming bahay sa sentro pero malayo sa kalsada. Kailangan pa naming maglakad galing sa kalsada patungo sa amin. Maliit lang kasi ang daan at hindi kasya ang sasakyan. Kung motor, okay lang naman makakadaan ito. May mga alaga rin kaming kambing, baka at kalabaw. Inaalagaan namin ito ng mabuti dahil malaking tulong ang mga hayop na ito sa amin. Kaya nakagraduate si kuya dahil sa mga hayop namin. Kapag nabenta kasi ito, ay malaki ang kinikita. Simple lang din ang aming bahay. May dalawa itong palapag na gawa sa sawali ang dingding. Pero may disenyo itong iba't ibang kulay. Si mama lang din ang palaging naiiwan sa bahay kapag pumapasok na kami sa paaralan ng mga kapatid kong nasa elementarya pa. Kasi si papa palagi itong wala sa bahay. Abala ito sa kanya mga kasosyo. Sa probinsya namin noon ay tahimik. Walang nangyayaring krimen o gulo. Pero makalipas ang 2 linggo, may kumakalat na nangyayaring patayan sa aming lugar. Mapatao man o hayop, ay walang pinapalagpas ang tinatawag ng karamihan. Ang aswang. Hindi malaman ng kapitan kung saan galing ang gumagalang aswang o kung sino ito. Kami mga residente sa baryo na iyon ay nababahala na sa aming kaligtasan. Pakiramdam kasi namin noon ay hindi na kami ligtas sa aming lugar na para bang palagi may panganib na nakaabang sa amin. Katulad na lang ng isang pangyayari sa baryo namin. Ang asawa raw ng kapitan ay nakakita ng isang patay na kalabaw sa tabi mismo ng kanilang bakanting lote. Umabot daw ang nakakasulasok na amoy nito sa kanilang bahay, kaya naisipan daw ng asawang hanapin kung saan nagmumula ang mabahong amoy. Sinundan lang daw ng asawa ng kapitan hanggang dalhin daw siya ng kanyang mga paa sa lote nila at doon nga ay nakita niya ang naliligaw na kalabaw. Kalahati na lang daw ang natira sa katawan ng hayop at nabubulok na ito roon. Palatandaan na matagal na itong pinatay. Agad naman daw umuwi ang asawa ng kapitan at sinabi nito ang nangyari. Tinawagan naman daw agad ng kapitan ang mga kagawad at tanod upang puntahan ang kinaroroonan ng hayop. Mabilis naman daw kumalat ang tungkol sa balitang yon. Hanggang sa may isang residente ang lumapit kay kapitan at sinabing lagpas 1 linggo na raw nawawala ang alaga nitong kalabaw. Nang makita ng residente ang nabubulok na katawan ng hayop, ay agad din naman niya itong nakilala na sa kanya yon dahil sa kulay ng lubid na itinali niya sa ilong ng kalabaw. Matapos ang pangyayari ay yun na ang simula kung bakit natakot na kami lumabas ng bahay kapag sumasapit na ang gabi. 6:00 pa lang nasa loob na kami ng bahay. Isang hapon noon, habang pauwi ako galing sa paaralan, kasama ko ang aking kaibigan. Tawagin na lang natin siya sa pangalan Jose.
Ang paaralan nga pala namin medyo may kalayuan mula sa aming baryo. Naglalakad lang kami ng hapon na yon pa uwi. May motor naman kami pero hindi pa ako marunong mag-drive nun. Habang binabaligtas namin ng daan pa uwi, ay may nakita kaming isang matandang babae sa may unahan malapit sa kasagingan. Ipinagsawalang bahala lang namin yun ni Jose at ipinagpatuloy namin ang aming pinag-uusapan tungkol sa gumagala raw aswang sa aming baryo. Nataon din sa lugar kung saan kami naglalakad ay walang kabahayan kundi puro kasagingan at may mga talahib din tumutubo sa gilid ng saging. Eto naman si Jose, may kapilyuhan rin. Bigla ba naman sinabi sa akin na baka raw yung matandang nakita namin ang aswang sa aming lugar. Binatukan ko naman siya noon at sabay rin kaming tumawa. Sige lang si Jose sa pagtawa noon habang ako naman bigla akong natigilan sa paglakad. Napalingon naman sa akin si Jose at nagtanong kung napaano raw ako. Pinagmasdan ko lang noon ang kasagingan kung saan ko nakita ang matanda pero wala na ito roon. Sinabi ko kay Jose ang lahat. Agad din naman siyang sumeryoso at tinignan ako ng pagtataka. Ng mga sandaling iyon, ay napagkasunduan namin ni Jose na lapitan sa kasagingan upang i-check kung wala ba talaga roon ang matandang nakita namin. Tumakbo kaming dalawa patungo sa kinatatayuan noon ng matanda. Hinanap na rin namin ito sa kasagingan, pero wala kaming nakita. Napatanong ako sa sarili ko noon kung paano biglang nawala ang matanda. Hindi naman namin siya nakasalubong at hindi rin naman namin nakitang bumalik sa kung saan siya dumaan. Imposible rin naman sinuong niya ang kasagingan. Maraming talahib doon at baka meron pang ang ahas. Nagkatinginan kami ni Jose noon at alam kong iisa lang ang nasa isipan namin. Aswang ang matandang yun. Matapos namin sabihin yun sa isa't isa, ay kumaripas na kami ng takbo. Takbo na baka mabiktima kami ng aswang. Hindi kami tumigil ni Jose sa pagtakbo, hanggang sa marating na namin ang eskinita patungo sa aming bahay. Magkatabi lang kasi ang bahay namin sa bahay nila Jose. Hindi pa man kami nakakarating sa eskinita, ay muli na naman naming nakita ang matandang babae at sa pagkakataong iyon ay may dala itong baong hindi naman namin alam kung ano ang laman nun. Napahinto na lang kami ni Jose sa pagtakbo. Naging abnormal na rin ang tibok ng aking puso. Para itong sumasabak sa karera dahil sa bilis at lakas ng tibok nito. Natataranta na kami noon at hindi na namin alam ang gagawin. Ang isa pa namin ikinabahala ay malapit na magtakip silim noon. At kaming dalawa lang ni Jose ng mga oras na yon. Walang dumadaan sa sakyan at wala ring ibang naglalakad maliban sa amin at doon sa matanda. Naghawak kamay kami ni Jose at napagplanuhang lilihis kami ng daan. Hindi kami dadaan sa kalsada kung saan nasa unahan ang matanda. At palapit na ito ng palapit sa amin. Sinabihan ko si Jose na sa gilid na ng kalsada kami dadaan. Dahan-dahang kaming humakbang pagilid. Yung matanda naman ay diretso lang ang paglakad. Habang papalapit kami sa matanda, ay mas lalong nanginig at nangatog ang aking mga tuhod. Mas lalo rin kumabog ng malakas ang aking dibdib. Nung nasa tapat na kami nung babae, ay pumagilid pa kami ni Jose. Muntik na nga kaming mahulog sa kanal na nasa gilid ng kalsada. Maya-maya pa, ay kumaripas na kami ng takbo. Hindi na kami lumingon. Dahil natatakot kami na baka sa paglingon namin ay nakasunod na ito sa amin. Hinihingal na kami noon, pero hindi kami tumigil ni Jose.
hanggang sa makita ko ang ikalawang palapag ng aming bahay. Habang tumatakbo kami, ay biglang nagsalita si Jose at sinabing hindi na raw niya kaya. May sakit na asma si Jose at bawal na bawal sa kanya ang mapagod o magbuhat na mabibigat na bagay. Nagsisisigaw ako noon ng tulong. Narinig naman ang papa ni Jose ang sigaw ko dahil malapit lang to sa kinaroroonan namin. Mabilis naman lumapit sa amin ang papa ni Jose at binuhat niya ito. Nakita ko naman ang aking kaibigan na nahihirapan at habol-habol nito ang kanyang paghinga. Nang lingunin ko ang dulo ng eskinita, ay hindi ko na nakita ang matanda. Sumunod na lang ako sa papa ni Jose patungo sa kanilang bahay. Pinainom naman nila ito ng gamot at kinuha rin nila ang inhaler nito sa loob ng bag. Tinanong naman ako ng papa ni Jose kung anong nangyari sa kanya. Ikinwento ko sa kanya ang tungkol sa matandang nakita namin. Kalahating oras din ang dumaan bago bumalik sa normal ang paghinga ni Jose. Nagpaalam naman ako sa kanya na uuwi na ako sa bahay. Hindi ko lang ikinwento kay mama ang nakita ko dahil ayokong mag-alala sila sa akin. Ang mga kapatid ko naman ay sinundo rin sila ni mama sa paaralan. Magkaiba kasi kami ng paaralan ng mga kapatid ko. Kinabukasan ay pinilit kong kalimutan ang nangyari nung gabing yon. Pagdating ko sa paaralan, nakipagkwentuhan ako sa mga kaklase ko para kahit papaano maaliw ako at hindi ko maisip ang nangyari. Sa kalagitnaan ng aming pag-uusap, e biglang sinabi ng kaklase ko na inatake raw sila ng aswang kagabi. At muntik na raw magtagumpay ang aswang na kunin ng sanggol sa sinapupunan ng kanyang ate. Ayon sa kanya, mahimbing daw ang tulog niya sa kanyang kwarto. Nang biglang sumigaw raw ang kanyang ate. May aswang! Nagsilabasa naman daw sila ng kanika nilang mga kwarto at mabilis na pinuntahan sa silid ang kanyang ate. Doon daw nila naabutan ang asawa ni ate na may hila-hilang mataas sa dila galing sa bubong. Nakita raw niya ng putuli ng asawa ng ate niya ang dila ng aswang. Nang maputol daw ito ay narinig daw nila ang sunod-sunod na kalabog sa itaas ng bubong. Tapos isang nakakatakot daw na alulong ang kanilang narinig. Hindi raw nagtagal may bigla raw bumagsak sa likod ng kanilang bahay. Nang tignan daw nila ito, tanging bakas na lang daw ng dugo ang naiwan sa lupa at wala na raw ang aswang. Nakatakas daw ito, matapos namin marinig ang kwento ng kaklase namin ay timing din alas 12 na. Nagpaalam agad ako sa kanila at sinabing uuwi muna ako sa bahay. Binagtas ko naman uli ang daan patungo sa eskinita. Nang makarating ako sa sagingan, ay bigla na naman ako nakaramdam ng kaba. Nang nasa tapat na ako mismo ng saging, kung saan nakita ko ang matanda noon, ay may narinig akong boses na humihingi ng tulong. Dahan-dahan akong pumasok sa kasagingan at hinanap ko ang boses. Nang may napansin akong gumagalo sa may unahan, nagkubli ako sa katawan ng malaking saging. Pinagmasdan ko ang nilalang na kinakalmot ang isang babae. Kahit pinagkaagat ng langgam ang aking paa, ay hindi ako gumalaw lalo na nung tumingin sa pwesto ko yung maitim at mabalahibong nilalang. Nagdasal ako na sana hindi ako napansin. Tsaka pa lang ako nakahinga na maluwag nang tumalikod na ito sa akin at pinagpatuloy niya ang ginagawa niya sa babae. Dahan-dahan akong tumayo at bumalik kung saan ako dumaan. Nang makarating ako sa kalsada, ay mabilis pa sa alas 4 ang aking pagtakbo hanggang sa makarating ako sa eskinita patungo sa amin. Sinabihan ko si mama sa nangyari at agad naman niyang tinawagan ng kapitan upang mapuntahan ang kinaroroonan ng aswang. Sabi ni mama, maaaring aswang daw ang nakita ko. At sinabihan niya ako na huwag akong uuwi mag-isa, ipapasundo na lang daw niya ako kay papa. Hindi ko talaga inakala noon na makakaranas ako ng ganon. Mahirap man paniwalaan ang mga aswang, pero ang masasabi ko lang ay totoo sila. Hanggang dito na lang po ang aking kwento at maraming salamat po sa inyong pakikinig.